Ito na, alamin naman natin ang kasalukuyang lagay na bansa dahil sa epekto ng climate change. At alamin na rin natin no, ang update sa mga programa at proyekto ng pamahalaan mula kay Ma'am Rosalinda de Guzman, ang Chief ng Climate Change Data ng PAGASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Magandang umaga po, ma'am. Ang magandang umaga po, Mr. Arjo Bendigo. Opo. Ma'am, una ko pong itanong, ito po ha, ano po ang kalagayan ng ating bansa ngayon due to climate change? Ngayon po ay ang manifestations po ng climate change ay nararanasan na natin po dito sa Pilipinas. Ito po ay manifested doon sa rising temperatures at makikita po natin na during the last 10 years, nakakita po tayo ng medyo konting pagtaas ng mga intense tropical cyclone. At base po sa isang report din na ginawa ng PAGASA together with the United Kay Hadley Center, ay nakita po natin na yung sea level rise ng Pilipinas ay 3 times faster po siyang tumataas compared to the global average. At ito po ay malaki ang impact, especially po ang Pilipinas ay napakahaba po ng coastline natin. Tsaka po ang ating 70% of our municipalities are located in coastal areas. So ito po ay pwedeng mag-cause ng mga inundation ng mga low-lying areas, especially po yung maraming kababayan natin na nakatira sa mga dalampasigan. Isa po sa industriya na talagang apektado ng climate change, ma'am, ay ito pong industriya ng agrikultura. Sinabi po ng isang eksperto that the way to help agriculture is to fight the climate crisis. O paano ba natin malalabanan ang climate change? Actually po, marami naman pong programa, especially po ang Department of Agriculture sa pagsugpo ng tinatawag nating to mitigate yung impacts ng climate change. May mga pag-aaral nga po na pag tumaas ang temperatura ng 1 degree centigrade, ay tataas po ng 10%, mababawasan yung yield natin ng 10%. Ito po ay very critical sa Pilipinas kasi po ay tayo ay rice-eating country. At ang mga programa po ng Department of Agriculture ay nakasaad din dun sa tinatawag ni adaptation plan na ginagawa po nila. So may mga programa po sila na in place. Especially yung building, kasama po sila sa paggamit ng mga informasyon na binibigay po ng PAGASA. At also, meron din po silang mga early warning systems na nakalagay sa mga different areas ng mga sa agricultural areas ng bansa po. Opo, may pag-aaral na nagsasabing lahat po ng mga bagyo ay hindi naman ganun kadami na, no? Getting fewer. Pero yung mga malalakas ay madalas. The stronger ones are becoming more frequent. O, ano po masasabi niyo dito? Kayo ba isang ayon dito yung PAGASA? Opo. At totoo po yun, sir. Kasi po, base po sa datos natin, nakita nga natin yung frequency ng bagyo ay medyo bumababa. At nakita po natin na yung greater than 170 kilometers per hour ay may konting pagbabago, may slight increase in terms of intensity ng malalakas na bagyo. So nasa datos po yan. Ipinakikita ng datos natin yan. Ano po yung projection ng PAGASA sa magiging lagay po ng Pilipinas kung hindi po i-address o aksyonan ang mga epekto po ng climate change sa bansa, ma'am? Nakikita po natin na meron pong ginawang tinatawag na climate projections ng PAGASA. Tiningnan natin ano pwedeng mangyari in 2050. Ilang years na lang ngayon yon? 30 years and almost 28 years. And yung susunod po, yung at the end of the 21st century. So nakita po natin na tataas ang temperatura ng bansa ng about 4 degrees centigrade at the end of the 21st century. At yung pong bagyo, nakikita natin yung intensity ng bagyo
ay patuloy na tataas. Based sa projection natin, out of the four models, ay sinasabi na yung mga bagyo ay intensity ng bagyo ay tataas po sa in the future. Patuloy na pagtaas din. Opo. Taas din ng sea level rise natin. Opo. May iba tayo, ma'am. Nasa Amerika, nasa Estados Unidos, sa New York ngayon ang Pangulong Marcos Jr. Para po sa United Nations General Assembly at kabilang nga sa mga pangunahing mensahe ng Pangulo sa kanyang talumpati, ang usapin po ng climate change. O, ano po yung reaksyon dito? Ang pag-asa mismo, ano po yung reaksyon? Actually, natutuwa po ang pag-asa that yung issue ng climate change ay talagang binigyan ng halaga ng ating Pangulo. So, ang climate change po ay talagang napaka-importante ngayon na malagay sa planning process ng ating mga gobyerno. And actually po, ay ito naman po ay naumpisahan na in the last 10 years at dapat pag-ibayuhin po natin na ito ay malagay sa fully integrated in the planning process at sa budgeting system para po mapondohan at magawan ng mga programa na makakatulong sa ating mga mamamayan. Opo, may mga initial ba kayong pag-uusap o meeting with the President about climate change, ma'am, at iba pang mga proyekto o mga planned na mga projects? Actually po, ang umaattend po sa mga meeting natin ay ang ating Secretary Solidum. At ang pag-asa po ay isang member din ng ginatawag na Cabinet Cluster on Climate Change Adaptation and Mitigation. So lahat po ng programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay doon po tinatalakay kung ano yung mga programa ng bawat ahensya, especially in building resilient, yung resilience ng country sa tinatawag nating climate change. And mostly po, ang pag-asa ay through ang project natin na ay through yung enhancement ng mga early warning system natin. So, yung mga pagdadagdag natin ng mga radars natin para maipagbayo natin, maibayo yung pagbibigay ng babala. Ma-improve natin yung mga weather forecast natin. So, yun po. At saka po yung mga building, yung mga nagtatayo po tayo ng mga regional flood forecasting center. So, 13 po yan na magkakaroon sa different areas ng buong bansa. At isa pa po, ang Pilipinas po ay isa sa nakakuha ng project yung sa Green Climate Fund, around $10 million. So, ito po ay gagamitin sa 4 project sites at titingnan po natin yung impact-based forecasting, yung multi-hazard impact-based forecasting. I-address natin yung different hazards like storm surge, yung severe wind, flooding at tropical cyclone sa 4 areas, Legazpi, New Bataan, Palo Leyte at yung Tugigaraw po. So ito yung mga areas na mga vulnerable doon sa climate change impacts. Okay, mensahe na lang Ma'am Rosalina para po sa ating mga kababayan. Go ahead po. Sa ating pong mga kababayan, so makakatulong po tayo in our own little way para maibsan natin yung epekto ng climate change. So isa po doon, yung kailangan po mag-conserve tayo ng energy and practice yung energy efficiency. So yung mga simpleng bagay na yung yung conserving water at yung mga use ng mass transport. Yung kailangan din po yung simpleng hindi tayo nagtatapo ng basura kahit saan. At saka yung siguro po yung kailangan yung recycling. So kailangan yung kailangan nating i-practice 'yan. At kailangan din po maging aktibo tayo sa mga programa ng komunidad nyo tungkol sa climate change. So 'yun po ay makakatulong kahit paano kung kahit konti yung ginagawa natin, kung marami tayo magtulong-tulong ay maiibsan natin yung impact ng climate change. Sa government naman po, nasabi ko nga kanina, kailangan pag-ibayuhin natin yung integration ng climate change sa planning process natin, sa planning and budgeting process natin, at yung mga local government natin. So, ganun din po. At yung maganda din po ay makapag-invest tayo sa mga renewable energies.
Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalina de Guzman from Pag-asa.